Director, yeah. How long did it finish? How long did it take you to finish your script? And ilang percent yung nilagay mo mga embellishments for dramatic and entertainment purposes? To tell you honestly, yung script talaga hindi naman talaga natapos. Yeah, so you know, I have a very weird system of making a film. That's why hindi ako gusto ng mga nasa industry, because I'm not from a film school. I don't know how to create a movie through science, ika nga, no? So my way of doing a film is very different. No, I can't give you a percentage of what is for entertainment and all, because I think a movie should be for entertainment talaga. No? So it's 100% for entertainment, but I see to it, out of respect to Senator Amy and to Boss Vic, I have to make it 100% based on the truth. So, yung embellishments, yung paglagay ng mga konting nakakatawa, paglagay ng nakakaiyak, no? I think it's natural dun sa eksena na yon. And I'm not really very secretive about sa Made in Malacanang naman, sinabi ko, ang kakarelatan naman ng mga tao, ng common tao, ay yung mga maids. Ganun pa rin dito sa Martyr or Murderer, we will see ourselves dun sa maids, and of course, we will also relate to the Marcoses na family in crisis. So I cannot really say ilan ng nakakatawa, ilan ng it's a you know, a roller coaster. Kung yung Made in Malacanang roller coaster ng Star City, I think ito Disneyland ito, kasi medyo mayaman na kami this time. Dahil ano eh, napanood yung Made in Malacanang, so meron na kaming pera. I mean, yung prod, kami dito wala pa masyado. So, yung prod, yun. My last question. Ay, sorry. But that's really a fine question. The story is not a happy one. So, really not a happy one. That's why I was very concerned na mawawala yung trademark dahil yak comedy. So, there's always a bit of a struggle not to make it endlessly depressing. At sana may lighter moments pa rin. And this is what we're struggling to do. Ang totoo, yung Made in Malacanang was a lark. Kalokohan nga eh, parang katuwaan. Tapos sa konsentidor si Vic Del Rosario, kaya hinayaan, naging pelikula. Ito medyo struggle, nararamdaman ko na yung pressure. Pero to say, I didn't lose my Darryl comedy here. It's still, you know, it's still kwela, it's still funny. And even if it's a painful experience for the Marcoses, a lot of Filipinos, especially yung mga anti-Marcos, they find the painful ones very funny. So I guess this is also for them. They should watch. It's comedy for them. So have a good laugh. Thank you. My last question po. What do you hope to achieve in the minds of your viewers after they finish watching Mom or the trilogy? Four. Sorry, question is four. For Director and for Senator Ayan. What is my goal? What do you hope to achieve in the minds of the viewers pagkatapos po nila mapanood yung Mom and or the trilogy? The whole trilogy. Yeah, yeah. Well, number one, I'm a batang 90s, Stephanie. So, all that I've read in my books were all Marcoses are demons, Marcoses are evil. Same, no? Batang 90s. Yeah, so, ako, I think it's my responsibility to show the other side. That's it. I'm not, mabait pa nga ako eh. Kasi hindi ko sinasabing kasinungalingan yung iba. I'm just saying that there is no monopoly of truth. Walang nagsosolo ng katotohanan. Walang nagmamay-ari ng kasaysayan. That's it. I'm just here to tell a story and to create venues for discussion. If they will discuss the film, that's my ultimate goal, no? But I'm not trying to recruit people, no? Hindi ako yung nangihikayat, Ma'am Stephanie. Hindi po ako yung nangungumbinsi na hindi ako yon, no? Wala akong sinasabing
kumampi na kayo sa amin and something like that. We're just telling a story. Now, if you want to know the story, then it's actually more than a right. No, pribilehiyo na makita ang katotohanan sa dalawang anggulo. Huwag natin tanggalin ang pagkakataon na maipakita ang kabilang panig. Sapagkat sa pagkakaroon lamang ng tsansang makita ang dalawang kwento, saka lamang tayo makapagdedesisyon kung tama ba o mali ang ating mga unang nalaman. That's ultimately my goal, to challenge the truth that they are saying. Thank you very much, Ms. Tam. Thank you very much. Thank you. And I don't know if I want to add to that. For my part, what do I seek to achieve? I think it's much simpler than Daryl's effort. Dahil sa akin, kwento lang ng pamilya eh. Dahil, eto nga, beyond the pomp and circumstance, beyond the power and position, this is just a story of a family. Going through life and the anguish and tragedy that it's all about. Thank you very much. All right. Thank you. And we'd also like to... Good evening. Yan. At syempre, unahin ko na kasi mukhang Daryl Yap press ko naman talaga ito. Friendship. Kasi kahapon, syempre, may pinadala ka sa akin. Talagang ano, no, updated ka sa mga ginagawang issues sa'yo. Pero huwag ka na niya, sige. Hindi ka bagay. Tatanungin sana kita kung martyr ka or murderer. Pero piling ko hindi bagay. So ano ka ba? Pasaway o palaban? Pasaway, sis. Pasaway, oo. Kasi kanina nga, sabi mo talaga, during the press con, magpo-post ka ng eksenang muntik matanggal na tinutuo mo, isa sa tatlo, ano pa yung dalawa bukod doon sa yung sa wedding ni Irene? Ako, I cannot say na. Yung pinost ko lang pwede. Pero I'm not pasaway naman, I'm not palaban. I'm very angelic. Huh? Yeah! Alam nyo, I'm a different person in social media and in sa personal, no? Ako, hindi ako nakikiparty, hindi ako umiinom. Ako, bahay, simbahan. Charot. Ako, hindi lang talaga ako sanay sa plastikan, friendship. Hindi talaga ako pinanganak sa, you know what, I'm gonna tell you something. Sa Olongga po kasi ako lumaki. At ang lola ko, may malaki kaming apartment na ang mga nakatira, puro mga pokpok. No? Kasi ano eh, it's nasa base militar kami. So ako, at a young age, na 9 years old, exposed ako sa mga prostitute. Nakikita ko silang nakahubad, kaya doon pa lang na-realize ko na nabading ako. Kasi dami ko nakikitang girls na nakahubad. So ako, wala akong ka-filter-filter friendship. Apati ang language ng mga kinalakihan ko, palagay, kaya nga itong mga artista sa tabi ko, even senator, no, hindi sila sanay sa paraan ko ng pagsasalita. I don't mean harm, pero sa kanila parang sobrang offensive. Pag nagtanong pa lang ako, yan yung damit mo? Sa kanila parang nilalait ko yung damit eh. Pero ako, tinatanong ko lang, no. That's why when I answer back, it seems like I'm so mayabang, I'm so bastos. Well, medyo, pero hindi ko talaga intensyong makasakit, no? Maliban na lang because, I don't know, maybe I have that type of persona na kahit wala pa akong ginagawa, nakakainis na ako. And I don't blame people for that. It's how I project myself. So, ayun. Sabi mo nga kanina, sabi ni Boss Vic, pag ito nag-uusap pero tama na kasi natetense na siya. Yes, so, but Boss Vic is... Pinupost mo mga sinasabi. Yeah. You know, Boss Vic is always full of wisdom. I always... ask him and you know, Boss Vincent, Boss, sa tingin mo ganyan, sa papayuhan nila ako, pero hindi ko naman susundin. Yeah. At least, kinuha ko yung opinion nila. Yeah. No? Yes. Since nandito si Boss Vic, ano masasabi mo? Kasi sabi niya nga, natitense ka na every time makausap ka siya. Kailangan may mic ka, Boss. Alam mo, magmula nung simula po sa Jobol eh, parating tama si Daryl, so... Wow! Eventually, paano mo i-argue yung success? Lahat ang ginawa niyang pelikula ay patok, so...
Ganon, ganon talaga. O, oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ano ang tawag doon? Creative genius ba? Wow. Wow. Kaya ako mayabang kasi spoiled ako, friendship. Oh, spoiled kasi ako. Malay mo, Boss Pig, dahil nga pasaway siya, o oh, eh, baka eto billion ka agad kitain. Dapat, dapat. Ha? Ah, magagaling daw ang autistic, sabi niya. Yeah, boss, mababash ka niya. I'm telling you. Hindi, ano, si Boss Big, nakikita ko yan, sobrang mapagmahal sa mga special child. Kitang-kita ko siya sa Rockwell. Oh. Grabe, akala ko pasaway palaban, biglang special child na. Ang ending special child na ako. Pero yan, alam mo, Direk, ang daming naaliw na biktima mo. Si Rupa, pati si Cesar, nakakaloka. Oo, kasi yung sinabi ni Rupa na yung tungkol sa anong susuotin, let's go to Hong Kong, di ba? And even si Buboy sumagot ng anong oras. Anong oras, alis, the wife of, dalawa ba yan, Rupi? Yes. Pero yan, Rupa, Cesar, ano masasabi nyo? Hindi ba kayo natatakot pa kay Daryl? Kasi ano, talagang bongga si Direk Daryl, ang friendship ko talagang pinupost. Kaya nga ako minsan, pag may tinatanong sa akin, ayoko mag-comment. Kahapon may tinatanong siya kung sino yung nagtanong doon sa isa na ayaw magpa-direct sa kanya. Tinatanong ko lang po kay Friendship June, kasi may napanood akong interview. Tapos yung reporter doon sabi, do you believe in Daryl? Sabi ng reporter, no. Sabi ko, Friendship, sino tong reporter na to? Actually, kilala ko yung boses, pero ayoko mapahamak. Baka sa exposure niya, sabi ni June Dalian. Tinatanong ko lang. Pero yan, Rupa, hindi ka natatakot ngayon after na-post niya ang text. Well, dapat ngayon, tawagan na lang natin si Direk. Huwag na tayo mag-message sa kanya. Although, pwede naman niyang i-record yun, di ba? But I think si Direk Daryl naman means no harm at hindi kami nasa-stress sa kanya. It's all in the spirit of fun. Bubuhay yan. Ako naman, ba't naman ako matatakot sa kanya? Dati nga, may kapatid akong Down syndrome. May sanay ako sa mga, ano, mga autistic. Pero kung ang autistic na kaibigan mo ay naghahatid ng magandang balita. At sabi nga, angelic. Ang ibig ko lang sabihin ng angel, messenger. So messenger siya ng katotohanan. Kaya yung pelikula po namin, eh, puro katotohanan na dinidisclose po sa buong bayan. Yes. Pero actually, yung mga special person na di ba? Talagang may hatid na swerte, di ba? Boston, di ba? No? You believe that, di ba? May hatid silang swerte talaga. Kaya si Direk Daryl, ang swerte na... So talagang tinutuon na natin to na special talaga ako. Baka 1 million plus ka. Okay, sige, go. Okay, pero okay. Ito last question ko na, para naman lahat, makapagsalita, o sayang naman ang mga damit nila.